Hi, Hello, good VMR afternoon. channel. Sa mga nanonood, please subscribe and push the notification button. Ha? God first. Ayan, nandito tayo sa retail market, mga kasulit. Mayroon din naman dito isang itinawag. May isang itinawag dito, mga kasulit. Diyan o! Natitigas daw ang ulo ng ano, mga vendors. Ito yung retail market, mga kasulid. Ito yung retail market, mga kasulid. Retail market po tayo ngayon, mga kasulid, yung nakikita ngayon. Tatamaan to, tricycle o. Oh. Tricycle, nandito. Abang-abang lang tayo, mga kasulid, kung ano yung gagawin natin dito kasi nga. Mayroon po rito ang itinawag, mga kasulid. Abang-abang lang po tayo. Retail market tayo, mga kasulid, sa umaga nito. Ayan ang retail market. May mga baso-basura na rito, mga kasulid, sa banda rito. Ayan, so ang dami rito, mga paninda, sa gilid ng retail market. Ang sariwa ng mga dahon. Dahon ng palaya. Ah, ito, mga kasulid, ito yata ang basura na pinapakuha dito. Ang pinagano ng gulay. Halo-halo na rin ito. Parang nilulumot na yung tubig na yun. Ito yung ano natin. Di ba marami tayong ganyan? Ganyan mo ganyan. Halo-halo ito, mga kasulid, may mga debris at saka mga basura. Kasi may tuturing na debris yan, di ba, Tol? Apo. Yung tawag niyan, escaparate, estante. Salamin na yan, tsaka mga kahoy-kahoy, yung mga kahon na yan. Tinawag ito ng pretil. Pretil market, Tol, no? Apo, pretil market. Ayan, pretil market, mga kasulid. Ayan, mga kahoy-kahoy na hindi na napapakinabangan. Tsaka yung mga pinagbunutan, tsaka yung pinag-ano ng mga gulay. Malaki rin pala itong retail market na to. Parang sinlaki sa Blooming Treat, no? Ayan, laki. Mas malaki pa yata sa Blooming Treat to. Ayan, kung yung napapansin, mga kasulid, oh. Mas malaki pa ito sa Blooming Treat. Itong retail market na to. Dito nga yung ilog sa likod nitong retail market. Ayan, dito pinanggaling yung tambak ng mga basura na yun. Halo-halo, debris at saka basura. Ayan. Silipin lang natin tong ilog dito, mga kasulid. Ayan, oh. Ito yung ilog sa retail sa may tayuman. Ayan, doon. Pumunta doon sa may pure gold dyan doon. Ito, napapunta nito ng pier. Palabas na po ito ng Manila Bay. Yung ilog na to. Ito yung ilog sa retail. Retail market. Itong basketball court, dito mayroon nakalagay. Tapos ayan naman po, mga kasulid, yung market na yan. So itong tambak ng mga basura ang kukunin ng ating DPS team, mga kasulid. At marami nga rin po.
Halo-halo ito, may mga kahoy at may mga salamin. So hindi ito basta lang basura, may mga debris talaga rito na sakop pa ito ng ating DPS-1. Actually kung inyo mapapansin mga kasulid, no, may iba't ibang mga tukay itong ating DPS, no. May sa clearing, mayroon sa hookers, may sa demolitions. Yung iba naman, kung napapansin nyo, puro paninda ang kinukuha. Yung iba naman kumukuha ng paninda, yung iba naman hindi. Yung iba naman sa mga bahay-bahay o sa mga nakahambalang. Ganyan po yung mga demolition. Kasama rin po dyan yung mga nagde-demolish po ng mga barabarangay, yung mga nasa kalsada ng mga establishmento. So ganun po yan mga kasulit. Sa aming mga kasamahan na mga vlogger, mapapansin ninyo, mapapanood ninyo, iba't iba yung mga operation na ginaganap. So itong sinasamahan natin itong DPS sa pamamuno ni Sir Egay sa DPS 1 dito nga po sa Manila, ay ito ang kanilang ano, more on mga debris sila. Pero kung may mga ganyan, may nakasasama ng mga basura, kasama na rin po nilang ikinakarga yan. Pero more on ano talaga sila sa mga debris, yung mga like sa mga nasunugan, ganon. Kaya lang po ang nangyayari, halimbawa wag may nasunugan, tinatambak sa labasan, ay yung mga kahoy-kahoy na nasunog, di ba tinatambak sa labasan yan. Ang nangyayari, pag hindi agad-agad nila nabalikan yan, napuntahan, tinatambakan po yan ng mga ordinaryong basura. Na which is, iba't po sana ang kukuha doon. Yun nga po sana yung mga nagaano ng basura. So, ito yung tinatrabaho ng ating masipag na team sa pamumuno ni Boss Egay dito sa DPS 1. Ayan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ayan, mas marami dito debris kaysa din sa mga talagang basura. Ito talaga yung pinaka-original na gagawin ng ating team. Ngunit kasama na rin po yun. Isinasama na rin po nila yan. Dahil nga sa sinabi ko na kanina, sa mga nasunugan, puso yung itatambak sa labasan at itatawag nga sa kanila para ithakutin nga ng DPS team. Ngayon, ang nangyayari pag napalagpas mo ng isang ilang oras lang, ay mayroon na po dyan magtatambak ng basura, ordinaryong basura. Akalain na ng mga tao doon na tambakan na ng basura. Kaya yun ang pinapanatili ng ating team, na huwag sanang maging ganun, no? Pero ganun talaga. Kaya siguro binuo itong DPS department ng ating Manila City Hall para nga sa mga ganong klaseng ano, ganong klaseng sitwasyon na maglinis at panatilihing maayos ang ating kapaligiran. Ayon na rin po ito, alinsunod na rin po ito sa unang kautusan ng ating mayora na si unang-unang babaeng mayora ng lungsod ng Maynila sa kapitulyo ng ating bansa, si Doktora Mayora Hani Lacuna. Yun nga po yun ang mga nagiging ano dyan mga kasulid. Basis dyan ng kanilang mga operations or kanilang mga function dito. Ayun, so nakita nyo yung truck na yan. May halo-halo talagang basura yan. Yan, may halo-halo talagang basura yan. Ayan siya, mga kasulid. Ayan, halos mapuno na po itong ating truck, mga kasulid. Ayan, may mga bakal-bakal pa. At saka mga basag na salamin, delikado yan. Delikado yung yan eh. Ayun na. Ayan, kaya ingat-ingat lang din mga kababayan, mga tol ha. Ingat-ingat kayo dyan mga brad kasi ayan, ay mahuhulog, delikado. Ayun oh.
Buti hindi nahulog. So diretso na po ito sa dumping ano. Yung tapunan ng basura. Ayan o. So, ayan mga kasulid, nasaksihan ninyo ang ginagawa ng ating team. Kung paano alagaan at linisin ng Maynila, alinsunod na rin sa kautosan ng ating Mayora Hani Lacuna. Susunod muli mga kasulid sa ating pagbabalik. Ayan. Salamat sa inyong panonood. Pilipinas, God first pa rin tayo.